parang wala kami dati. Like, wala talaga. Papa ko, driver lang. Mama ko, yun nga, OFW that time. Na-experience namin dati na kumain na nga ng panis. Doon na yun eh, doon na yun nag-start na may hugot na ako sa buhay ko. Na hindi talaga ako, hindi na kami makaka-experience ng ganitong sitwasyon. That time na umalis na si Mama, parang will talaga ni God na mag-volleyball ako. Kasi the time yun is, nag-volleyball kami nga ng Mama ko for a short period of time lang. Tapos balik agad siya sa Brunei. Ang hirap! Kasi 14 years, wala kang nanay na mag-aalaga siya. Tatay mo, nagtatrabaho. Parang ako nga yung parang naging nanay. Kasi ako talaga yung nagluluto, nagpa-plansya, lahat. The time na nagtuloy-tuloy yung volleyball ko, kinukuha ako ng mga barangay. Kinukuha na parang guest player. And hindi ko alam na may bayad pala yun. Ang gusto ko lang talaga is maglaro lang talaga. May pera silang binigay. Yan yung parang naging source of pagkain namin na magkakapatid ko. Tulungan lang kami dati. Sabi ko lang naman sa kanila, huwag lang tayong sumuko. May rason naman ang lahat kung ba't naging ganito. And dun kami humahawak. Sa isipan ko ang mag-Manila na makakatuntong ako dito. Kasi ang plano ko doon is sa Cebu ako mag-aaral. But, nung naglaro kami ng parang regional, may mga schools from Manila umunta ng Cebu. Nag-scout sila and nirecruit nila ako. Actually, sabi ko, ayoko kasi wala talaga akong chance. So, sabi lang naman ng head coach sa Visuali na, try mo lang. Kasi gustong-gusto din nila eh. So, nag-try ako. So, formal pang nagpaalam yung coach namin. Magpaalam lang sa tatay ko na kailangan namin yung anak mo na gusto niya maglaro. Ang ginawa nila is bumitaw sila ng salita na hindi magsisisi. Diba yung iba may mga pangako. Siya, words lang siya na hindi nga daw magsisisi. Yung pag-decide niya sa UST ako papasok. So, ayun. Hindi nga ako nagsisi. Pinakaunang paso ko dito sa Manila, ang una doon, culture shock. Siyempre, magtatagalog ka na, hindi na Bisaya. Buti na lang hindi ko sinukuhan tong UST kasi that time na na-homesick ako. Gusto ko nang mag-quit. Ang hirap kasi nanibago ako, wala sila papa, ganyan. The time na umuwi ako, nagmamakaawa, pero gusto lang ni papa na ikaw mag-isip kasi ikaw mag-aaral. Parang doon pa lang tumagos na kailangan ko talagang mag-aral. Imposibleng makapasok ang isang tulad namin na makapag-aral. Pero ayun nga, volleyball yung naging tulay para makagraduate. May mga duda, pero hindi naman naging hadlang yun na makamit ko yung gusto ko. Kasi isa din ako sa mga taong nangarap ng napakataas. And then, the time na yun, wala akong ibang ginawa. Lahat ng mga training, lahat ng mga pinagpapagawa nila, coach, sinusunod ko. Lahat ng mga kayang pwedeng ikakaganda ng sa sarili ko. Sabi ko nga, hindi naging hadlang yung pagiging maliit ko. Kasi nakatulong yung pagpapalakas ko sa katawan. Like, sobrang hirap. Dugo at pawis talaga yan kasi sa beach volley, napakahirap. Sabi ko na lang, kailangan to para sa pamilya. First year pa lang ako, gusto ko na talagang makakatikim ng, syempre, UAAP Gold. Ang sarap sa pakiramdam kasi kahit last year pa na, nakatikim. At kahit finals appearance lang, ang dami naming napasaya, ang dami naming na-inspire. Ang dami naming tiwala na nabalik, like UST community. So, masaya, sobra, na nakapasok ulit yung UST sa finals. Yung mga award na natatanggap ko, na hindi ko naman in-expect, sabi ko na lang na, Lord, hindi ko in-expect to, pero more than enough to, kasi hindi ko to deserve. But, na-realize ko na ang dami kong paghihirap na nagawa. Papasalamat na lang ako. Sobrang dramatic eh. Kasi, yun nga, hindi ko din kasi talaga in-expect lahat ng mga nangyayari. Like lahat. Sa 5 taon ko dito sa UST, na-realize ko na ang hindi pagtigil sa pangarap na napaka-imposible.
is pwede mong makuha pag pinagtrabahuan mo. Gawan mo ng paraan, huwag kang mawala ng pag-asa. Labanan lang to ng ano, ibay ng loob. I just want to pay back what my parents gave us. Yung anak nila na pinagdudahan dati, minamaliit lang dati, is nakagraduate na sa UST. Tama yung sinabi ng coach ko, si Coach Lulu Eras, na hindi kami magsisisi. And ayun, makapagbigay na ako ng diploma sa pamilya ko. Isa lang masasabi ko na proud ako na anak ako nila. Hindi ko nakikita yung sarili ko na legend. Barangayan lang naman yung alam ko dati. Binigay ko lang siguro talaga yung best ko. Hindi siya legendary. Kung meron mang words, siguro isa sa mga may malaking puso when it comes to volleyball in Philippine.